Hi mga katambaluslos and welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. So for today's vlog, isamahan nyo kami sa resort na aming napag-check-inan and yung mga pangyayari like may nasting na jellyfish sa amin nung first day namin dito sa resort. So tara, ngayon samahan nyo naman kami na puntahan yung pag-check-inan namin na kwarto. Bali yung kwarto is good for 2 lang talaga kaso wala nang available kaya magkakasya kaming 5 sa kwarto. Mababait yung may-ari and yung caretaker ng resort. So, isa na yun sa perks nila bukod sa maganda yung lugar. Yun nga lang, yung available na kwarto na nakuha namin is medyo malayo dun sa baybayin or sa bandang beach. Pero keri lang, pantanggal taba. Para mabawas-bawas na naman yung taba ko niyan. Pero yung kinuha naming tiki hat or yung kubo-kubo nila, yun, kumuha din kami noon. Pero mas malapit naman doon. Bali, doon namang kwarto, kaya pumayag kami na kahit malayo is, tutulugan lang naman halos sa gabi. Bali, pag umaga, doon naman talaga kami sa may tiki hat nakatambay. So, napakaganda nung lugar, guys. Yan yung lugar. Bali, may mga fan sila. Tapos, may mga alaga silang koi fish. And then, may mga water lilies. Tapos, yung lugar, guys, napakasobrang nakakawala ng stress. Balik na kami ng balik sa lugar na to. Siguro, mga 5 times na kaming bumabalik dito. Pero, kahit na ang layo-layo niya sa Manila is caring-caring. Dahil, pagdating mo sa lugar, nakakawala siya ng stress. Parang makakalimutan mo muna yung real life mo. Bali, wala kaming gagawin dito halos, kundi humiga, kumain, maligo. Pantanggal sa buong taon na puro stress. So, tara. Sila Kuya Dodong yung madalas naming natsitsempohan na caretaker dito. Mabait sila. Tapos, ayan. Lahat ng caretaker, mabait pati yung may-ari. Bali, marami silang mga flowers dito. Ang tawag daw dyan is plumeria flowers. So, ito. Bali, malapit yung nakuha naming room is malapit sa entrance nila. Kaya, ayan, sinasama na kami ni Kuya para maglagay ng mga gamit. Yung nakuha naman naming kwarto is air condition. Kaya, yun, pwedeng-pwede sa bunso ko. Yan, maliit lang siya, tamang tulugan lang talaga. Tapos pinahiram na lang kami nila ng extra mattress. Bali, ito. Ito na yung first day namin na nasting si Ade, yung isa sa mga kasama namin. Tapos bali, parang pinurse aida nila kami nung may-ari kasi kinabahan din sila. Marami dong jellyfish talaga nung araw na yun kasi galing yung ulan. Pero yung nakasting na jellyfish sa kanya, hindi naman makamandag. So, tara, samahan nyo kami kung paano nila ginamot si Adi. Bali, yan yung mga sting, oh. Tingiras, picture mo, baka gumaling. Ready dito, sino nga yung nadikya? Dapat binidyo yung dikya dun, oh. Dalawa yun, oh. Bok, padikya ka nga dun. Wala kasi yung bagong pag-anong dikya. Pagalingin, pagalingin. Okay, okay. Para pagaling niya. Pre-prayer meeting. Pre-over niya sa muna. Lagi lang sa dagat yan, alam mo yan. Gago. Thank you. Wala yan. Nabara ko na suka yun. Pagkano, buti may medic kayo nadala, Jun. Jun, buti may medic kayo nadala. Yung pulso, yung pulso. Okay pa yung heartbeat. In love yan eh, Bok. In love yan eh. Matay tayo, may break post pa lahat ang matay. Mauwari yung shota mo doon sa siyaran. Mauwari yun. Dapat di niya malaman. Ako live. Baka mag ano, umabol dito yun. Mauwari yun, nandito ka na eh. Okay, okay, tara, tara, iligo mo lang yan. Para madagdagan. Para may bago tayong video. Naligo ulit siya. Nadikya ulit. Ah, video ba yan? Oh, video yan, Bok. Mga kasamahan namin. Yung kasamahan namin isa, nadikya po. Baka may concern kayo. Comment ko lang kung anong... Si Gcash na lang, si Gcash. Anong gamot dito? Nagusto makatulong. Nagusto makatulong. 0808-275-494.
Alala, yan mo. Book. Hoy, huwag yung gagawin biro yan, ha? Huwag kayo pupunta-punta dun, ha? Paalala sa mga viewers. Naligo ka natin? Para sa mga viewers nga pala, ha? Kung naliligo kayo ng dagat, lagi niyong titignan. Okay, magtatanong kayo sa eksperto kung may dikya ba o delikado bang ano. Nang sa ganun, masave niyo yung sarili niyo. At hindi mapahama ka. Ang lugar ba to? Dito to, sa may Pangasinan. Buli na ako kung di ako nagkakamali. Then, like and subscribe my YouTube channel. Kita kicks pag yumaman ako. Kaya't eh. Kaya nga ako. O yan, may medic na yan ha. Di ha. Ayun talaga ang puso, talaga delikado. Ba't kasi nag-brief ka din nung naligo ka dun? Paahon na ako. Paahon na ako eh. Ano? Lagyan natin ng Mommy, ano yung kumukulok po no, ibubuhos de. Anong tawag po sa nakaano sa kanya naka jellyfish din? Jellyfish pero hindi yung original na jellyfish. Ah, yung hindi yung delikado. Yung original na jellyfish, yung binakatan yan, parang kinaso. Ah, parang magbablock. Kamandag.
Pwede naman delikado yan, sir, no? Kalo wala pang sinabi yan. Nagagawin sa yung kasama ko noon na nagsisisit. Talagang leg. Pinulupotan. Pintas yung leg niya, yung ano. Pero di ba siya pupunta sa mababa, no? Ganyan lang. Sino nasa alam? Wala, maliig ko ako. Diyan, maliig ako. I-pre-open mo kasi. Kaya guys, pag naliligo kayo ng dagat, lagi niyong pakakatandaan. Lagi kayong mag-ingat, check nyo muna yung dagat bago kayo tumalon. Mamaya may mga kagaya ng ganyang senaryo, mahirap na. Lalo-lalo na wala rin itong medic. Kami-kami lang. Humili ka lang kami ng gamot. Kaya bago kayo mag-swimming, laging paalala, check nyo muna yung dagat kung may mga banta ba. Kung meron man, huwag na muna kayong lumangoy. Yun lang. Maraming salamat. Mag-upad talaga na maligo. Positive mo! Talaga. Yung mga vlogger, kailangan mag-vlogger. Talaga nga may alam. Yan ang effect niya. Pero nabidyohan na ako ni Ma. Hindi mo na maramdaman yung init niya ng kulit sa tubig. Kita huwag ka. Pero yung original na jellyfish talaga. Pwede yun, puti. Promise ka, baby. Masan na isa neto? Sakit pala nun, no? Masan na isa neto? Naroon na ako yan. Parang nakuryente ka. Hindi lang kuryente. Sobrang hapon. Eh talaga yung picture niyan. Parang napasok. Ili, tapos dito sa sigit talagang... Gaganon lang yung daway niya. At nga pala, huwag yung sisisihin yung dagat. Pero mawawala na naman. Sa dagat hindi, talaga yan. Mawala yan. Hindi mawawala yan. Kasi ilikhayam nakatira sa dagat yan. Yung kinakailangan, tayo ang iwas. Tayong mga tao. Hindi natin sila pwedeng itaboy kasi sa kanila yung tubig alam. Meron man, iwasan na lang kung makikita. Hindi man natin makita, natin isihin yung dagat. Medyo may pagkatanga tayo noon.